Nandito ako ngayon sa bar ng friend ko. Ano tol, sinabi mo talaga yun. Ang sama mo, naiinis na wika nito. Dapat lang sa kanya yun. Walang emosyong sabi ko. Grabe ka tol, asawa mo yun eh at babae pa rin yun, paano na lang kung nag-suicide yun. As if namang gagawin niya yun. Pero kinabahan ako sa sinabi niya. Alam mo tol, pahalagahan mo yung misis mo hanggat nasayo pa, malay mo kakaganyan mo sa kanya iiwan ka nun. Tandaan mo lahat ng babae itinuturing dapat iyan na mga prinsesa, hindi isang basura. Natigilan ako, pahalagahan. Prinsesa. Prinsesa ko naman siya ah. Dati nga lang iyon. As if namang kaya niya akong iwan. Bro, nagbabago ang isip ng mga tao, malay mo yung mahal ka ngayon, hindi ka na mahal bukas. Natigilan ako sa sinabi niya. Bakit ba ang bakla magsalita nito? Ewan ko sayo, uminom ka na lang dyan. Inom lang kami ng inom, lasing na ako nakakaramdam na ng hilo. Hi Raven, may lumapit sa akin, si Morena lang pala. Anong gin aga, hindi na ako nakatapos sa pagsasalita kasi hinalikan na niya ako. Lagi na lang tong nanghahalik. Itinayo ako ni Morena at dinala sa isang private room. Nakita kong hinuhubad na niya yung mga damit niya. Sino pa ba ako para tumanggi? Pagkain din ta. Gabing gabi na pero wala pa din si Raven. Asan na ba siya? Kanina pa siya wala ah. I tried to call him, pero hindi niya sinasagot. Tinry ko ulit at nang nagpang-apat na ng ring ay sinagot na niya. Raven, naiiyak ako sa mga naririnig ko. Ha? Oh. Raven faster. Ayan yung mga naririnig ko. Ang sakit. Hindi ko kayang pakinggan pa, kaya marahas kong inihagis kung saan ang cellphone ko. Talagang sinagot niya yung tawag ko para marinig ko yun. Kaya ko pang tiisin kung sinasabi niya lang na, wanna watch me while doing it with other girl or pag nagsawa na ako. Pero, iba pa rin pag naririnig mo. Iba pa rin yung sakit. Napakasakit. Siguro kung nakikita ko yun, baka mapatay ko yung babae. Pero ayokong isipin na makikita ko sila. Hindi mangyayari yun. Hindi ko kahaya. Ang sakit masaktan, ang sakit. Hanggang kailan ba ako magiging ganito? Pinulot ko yung cellphone kong hinagis ko, tatawagan ko si Kerwin. 3 rings pa lang sinagot niya na agad. Hello Kerwin. Napahikbi ako. Bakit ka umiiyak? Kerwin. Hanggang kailan ba ako masasaktan? Hey, ano na namang ginawa sa'yo ng gagong yon? Sigurin mo ako, Kerwin. Hanggang kailan ba ako masasaktan? Hanggat mahal mo pa siya. Natigilan ako. Walang kwenta yung mga sinasabi ni Kerwin, pinatay ko na yung tawag at sumigaw. Ayoko na. Ayoko nang masaktan. Tama na. Please. Tumulo lang nang tumulo yung luha ko. Marahas ko itong pinunasan. Huwag ka nang tumulo please. Tama na. Pero wala, taksil yung mga luha ko, tulo pa rin ito ng tulo. Ang sakit-sakit. Nakaraos din si Raven. Nagda-drive na ako ngayon pauwi sa bahay. Nawala ang kalasinggan ko, ang hot ni Morena eh. Ilang minuto pa nakarating na din ako sa bahay. Pumasok ako sa kwarto. Nakita ko siya sa isang sulok, umiiyak. Umiiyak na naman siya. Parang may kumirot sa puso ko, parang ayoko siyang nakikitang umiiyak. Agad kong inalis sa isip ko yun. What the hell? Wala lang itong nararamdaman ko, wala. Nagangat siya ng tingin. Akala ko babatiin niya ako pero hindi. Tumayo siya at pinaghahampas ako sa dibdib. Langya ka Raven, humahagulgol na sigaw nito sa akin. Hinayaan ko lang siya sa paghampas sa akin. Tumigil siya at lumabas ng kwarto. Nakaramdam ako ng kirot sa aking puso. Sandali akong natulala at nagulat na lang ako ng makar inig ng mga basag sa baba. Agad-agad akong bumaba at nakita ko siya. Binabato niya lahat ng makita niya habang umiiyak. Napakasama mo, wala kang puso, langya kayong dalawa, mga baboy. Sigaw niya habang nagwawala. Ano namang problema mo? Malakas na tanong ko. Natigilan ako nang makita ang mga mata niyang punong-puno ng luha at bakas ang lungkot dito. Tinatanong mo kung anong problema ko. Well, you Raven, simulat sa pool ikaw na ang problema ko. Ikaw at iyang pagiging timang mo. Tumulo na naman yung luha niya. Naiinis ako. Ano bang iniiyak mo dyan? Pwede bang tama na?
Naiinis ako dahil ayokong nakikita siyang ganyan. Wala kang puso. Sino na naman ang naikama mo at sarap na sarap ka habang ako eto, sa loob ng kwarto naghihintay sa'yo at umiiyak. Nakaramdam ako ng guilt pero agad ding nawala iyon. Huwag mo akong sinisigawan at kung may kinamaman ako, ano naman. Edi magpakama ka rin tutal malandi ka naman. Nakita ko sa mga mata niya na nasasaktan siya. Parang gusto kong bawiin ang sinabi ko pero may pumipigil. Nagulat na lang ako nang sinampal niya ako. What the? Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko. Langya ka, you're such a jerk. Pero mahal pa rin kita kahit ganyan ka. I love you so much kahit sobrang masakit na. Kahit sobra-sobrang sakit na. Nagulat ako sa sinabi niya. Masyado ko na ba siyang nasasaktan? Patak lang ng patak yung luha niya. Umiiyak siya habang paakyat sa guest room. Gusto ko siyang sundan pero alam kong hindi ko kaya. Umakyat na lang ako ng kwarto, tiningnan ko yung phone ko. May missed call siya, napandat ko yung received call, ha? May pangalan niya dun, pero di ko naman sinagot ang mga tawag niya eh. Ewan, ibababa ko na sana ang cellphone ko nang may nag-text, si Corina. Salamat sa gabi, tapos may sinend din siyang pictures. Nag-init yung ulo ko nang makitang si Agnes at Kerwin ang mga yon. Nakayakap siya kay Kerwin sa loob ng unit, palabas sa isang building ng kondominium nang magkahawak kamay. Merong nakaakbay si Kerwin, meron din sa tapat ng bahay, yung nakatalikod si Kerwin at nakayuko, halata mong naghahalikan sila. Wala ka pa ring ipinagbago. Sinasabi ko na nga ba, lahat ng iyak mo, lahat ng sakit na nakikita ko sa'yo, ang mga luha mo ay peket. Kasama ng pagmamahal na sinasabi mo sa'kin na peket. Lahat iyon ay peket. Hindi mo talaga ako mahal, Agnes. Hindi mo ako mahal. Ang galing niya pa rin palang umarte hanggang ngayon, ha? Sa loob ng unit, siya pa talaga yung nakayakap at sa harap ng bahay namin. Really? Ha? Isa ka pa rin sa asawa ko. Hinding-hindi na ako magpapaloko sa'yo. Napatigil ako sa pag-iisip nang tumunog ang cellphone ko. May tumatawag, si Morena. Asawa mo yun, di ba? Ang landi, pumapayag kang lokolokohin lang. Hell no, hindi ako papayag na lokolokohin niya ako. Talaga, Ice, can you go at my house tomorrow after my work? I'll pick you up in your home. Hindi ko na ito hinintay sumagot at binaba ko na at humiga na ako. Umukit yung isang ngisi mula sa lobby ko. Akala mo ikaw lang ang pwedeng gumanyan, hell no. Sisiguraduhin kong iiyak ka ng iiyak sa gagawin ko. Pumasok akong kwarto namin at naghanap ng damit para mamaya. Alam kong nakatingin siya sa akin pero hindi ko na lang siya pinansin. Lumabas na ko dun at dumiresto sa guest room. Nahiga muna ako, siguro aantayin ko muna siyang umalis bago ako bumaba. Naalimpungatan ako, tumingin ako sa orasan. 3 PM na pala, nagmadali akong kumain, naligo at nagbihis, nag-ayos at ready na ako. Tiningnan ko kung anong oras na, 3:30 na, kailangan kong magmadali. Habang nasa taxi ako ay may nag-text sa akin yun yung nag-text kagabi. Sinabi niyang naka-jacket siyang blue at black pants tapos naka-cap. Pagkadating ko sa pagkikitaan namin, agad kong napansin yung lalaking may suot na blue jacket, black pants at naka-cap. Lumakad ako papalapit sa kanya. Tumingin siya sa akin. Who are you? Agad kong tanong sa kanya. I'm Homer, ako yung lalaki sa picture. Agad akong nanginig at marahas siyang sinampal. Langya ka, ang kapal mong magpakita pa sa akin. Pinaghahampas-hampas ko siya, napakasama niya. Nandito ako para malinawan ka, para sabihin sa'yo lahat-lahat. Natigil ako. Kumalma na ako at nagsimula na siyang magkwento. Nung araw na yon, anniversary niyo ni Raven, tama ba ako? Oo. Masaya kayo no ni Raven na nag-uusap, pero hindi nyo alam ay nagmamasid kami sa inyo pati na din siya planado ang lahat. Tanda pa niya ang nakaraan. 4th anniversary ngayon ni Raven at Agnes, ang saya-saya nila, lalo na ngayon na mag-fiancé na sila. Tama, fiancé, sinabi kay Agnes ng mommy at daddy niya kanina sa kanya and yes arranged marriage sila, alam ng business world. Masaya siya dahil wala na talagang haad lang sa kanila, sabi ni Agnes sa isip niya. Pero yon ang akala niya.
Wifey, tawag siya ng hubby niya. O bakit hubby ko? Nakangiting sabi ni Agnes kay Raven. Happy anniversary wifey. Lagi mong tatandaan na mahal kita, sana wag mong sasayangin yun. Si Raven, sabay kiss sa lips niya. Ang sweet niya, diba? Kahit ang corny. I love you too hubby ko, hindi ko talaga sasayangin at later may gift ako sa'yo siguradong magugulat ka, hihi. Excited na sabi ni Agnes and then she kissed him. Basta wifey, may date tayo mamaya, okay? Don't be late. Sure hubby ko. Hay ang sarap sa pakiramdam, mamaya sasabihin ko na sa kanya na ikakasal na kami. Yahey, sabi ni Agnes sa isip-isip niya. Pero lingid sa kaalaman nila ay may isang babaeng nakamasid at nakikinig sa usapan nila. Magpakasaya ka pa Agnes dahil mamaya iiyak ka. Iiyak ka ng iiyak, sabi ng babae sa isip niya. Habang naglalakad si Agnes, may nakabungguan siyang isang babae. Maganda, maamo ang mukha, mukha siyang anghel na bumaba sa lupa. Manghang-mangha si Agnes sa gandang babae. Sorry miss, hindi ko sinasadya. Sabi ni Agnes sa babae. No, it's okay, ako nga ang dapat mag-sorry eh. Wow, sabi ni Agnes sa isip niya, maganda na mabait pa. Bago pa lang kasi ako dito sa university na ito. Kaya hindi ko pa alam yung pasikot-sikot. Nahihiyang sabi ng babae. Ah, gusto mo itor kita, ha? Sabi ni Agnes sa babae. Talga, sure, thank you. Hindi alam ni Agnes na sa pagtalikod ng babae, ay dun sumili ang isang ngisi na nagmumula sa lobby ng babae. Anong lugar dito sa school ang gusto mong mapuntahan? Masayang tanong ni Agnes. Ah, sa garden, pwede ba? Tanong ng babae kay Agnes. Oo naman. Kahit naglalakad nag-uusap sila. Parehas silang madaldal. Nagtanungan sila tungkol sa isa't isa. Ano-ano nga bang pangala, pero bago pa niya matapos yun ay may tumakip na sa bibig niya, at doon niya naamoy ang isang di kaaya-ayang amoy na siyang nagpatulog sa kanya. Habang ang babae naman ay tuwang-tuwa sa nangyayari. Sige, kayo na ang bahala dyan. Alam niyo naman ang gagawin, di ba? Pero wag niyong gagalawin yan. Pasalamat siya mabait pa ako. Sabi ng babae sa mga tauhan niya. Samantala ang mga tauhan naman ng babae ay dinala si Agnes sa isang condominium building. Para walang makakita sa kanila sa hotel, tulog pa kasi ang dalaga, kaya alam nilang paghihinalaan sila ng mga staff doon. Sa mga tauhan ng babae ay may isa tomboy. Siya ang nagtanggal ng uniform ni Agnes sa itaas. Tanggal na. Walang kamalay-malay si Agnes sa nangyayari sa kanya. Homer, kayo na ang bahala dito. Yung camera ay ready nyo na at Homer, humiga ka na sa tabi niya at yakapin mo siya. Ang sabi nung nagpipicture sa kanila. Homer, one last shot. Pamatong ka at halikan mo sa lobby, tapos yung kamay nung babae ilagay mo sa batok mo para ang labas ay gusto din niya. Okay na, tanong nung Homer sa kasamahan. Ramdam ni Homer ang pagiging guilty. Pasensya na lang si Agnes dahil kailangan niya ng pera ngayon para sa tatay niya. Oo, suot nyo na yung damit niyan. Tapos halikan mo ulit din kunwari ina-unbutton mo yung blouse. Ilagay mo yung isang kamay niya sa likod mo din yung isa sa batok. Basta palabasan mo na gumagalaw din siya, okay, video naman ta. Ibalat nyo na sa university. Malinis ang gawa ah, sabi ng di kilalang tauhan. Malinis na nagawa ng mga tauhan ng babae ang trabaho nila. Dinala na nila si Agnes sa likod ng isang building ng university kung saan walang tao. Walang makakakita sa kanila. Ayon yung nangyari plan adu lahat. Sinabi ko ito sa'yo kasi nababagabag na iyong konsensya ko. Pasensya na nagawa ko lang iyon dahil sa papa ko, may sakit siya at kailangan ko ng pera. Tulala pa rin ako, hindi ako makapaniwala na ganun yung nangyari sakin. Sino yung nag-utos sa inyo noon? Si Morena, siya yung nag-utos, yung babaeng nakabungguan mo siya iyon. Pamilyar yung pangalan niya, ang kapal niya, sobrang kapal. Tutulungan kita, kakausapin ko si Raven, sasabihin ko sa kanya lahat-lahat ng maging maayos na kayo, patawad ulit. Nakasakay na akong taxi, naalala kung paano kami nagkaganon. Masakit, sobra, yung wala ka namang ginagawa pero kailangan mong magdusa.
Yung taong mahal ko, siya pa yung unang nanghusga sa akin. Pero masaya ako kasi madami nang tutulong sakin para malinis yung pangalan ko. Ang nakaraan, ang sakit ng ulo ko. Pagtingin ko sa paligid nasa school pa naman ako, nakahiga sa likod ng building ng school. Pero teka, di ba may babae kanina at may nagtakip ng bibig ko at everything went black. Anong nangyari? Anong oras na ba? Kinuha ko ang cellphone ko sa bulsa ko at tiningnan kung anong oras na. Halos lumuwa ang mata ko nang makitang 4 na. Ang usapan namin ni hubby ko 3 ang date namin. Biglang nagring ang phone ko. Ops, yung hubby ko tumatawag. Asan ka? Namiss agad ako ng hubby ko, hihi. Hanapin mo hubby ko. Sabi ko, haha. Sinabi ng asan ka? Sinisigawan niya ako. Why? Galit ba siya dahil hindi ako nakapunta agad? Pupunta naman ako sa date namin late nga lang. Nasa school ako hubby, why? Sinungaling. Narinig kong sumunggot siya. Umiiyak ang hubby ko, why? May nagawa ba ako? Hubby teka, hindi ako nagsisinungaling. At bakit ka ba nagagalit dyan? Ano bang kinagagalit niya? Hindi ko siya maintindihan. Bakit hindi mo tanungin iyang sarili mo kung bakit ako nagkakaganito? Ang ganda ng regalo mo sa akin. Nagulat talaga ako. Talaga hubby, nalaman mo na yung gift ko, masaya ka ba? Wow, nalaman na niya, siguro kaya siya sumisigaw para maitago yung kilig niya. Teka hubby, ay inend niya. Ate, kanina pa naghihintay yung boyfriend mo dun sa rooftop, ang swerte mo ang effort niya. Sige, naakyat ka na dun. Panipik. Agad-agad akong tumakbo papunta doon. Umakyat na nga ako sa rooftop and ang ganda nga dito, ang galing ng pagkakagawa, may red carpet pa. Talagang pinaghandaan. May lamesa sa gitna tapos dalawang upuan, yung lamesa may wine candles. At iba-iba pa. Ang romantic. Nakita ko si Raven na nakaupo sa isang sulok. Nagkatikip ang mga kamay niya sa mga mata niya. Bakit kaya? Hubby ko. Malambing na tawag ko. Umaangat siya ng tingin, at tumayo pagkatayo niya agad niya akong sinampal. Napahawak ako sa pisngi kong namamanhid sa sakit. Sinampal niya ako. Tumingin ako sa kanya. Hubby bakit? Galit na galit yung mga mata niya. Nakakatakot, natatakot ako. Anong ginawa ko? Huwag mo akong mahubby-hubby. Tumulo yung luha ko, what? Did he really call me a slut? Malandi ka. Ang kapal mong lokohin ako. Sino ka ba? Isang maduming babae. Malandi. Umiyak na ako ng umiyak. Bakit ganyan siya magsalita? Unang beses niya akong pinagbuhatan ng kamay, at unang beses akong makatanggap ng mga salitang yan galing sa kanya. Hindi ko maintindihan. Ano? May hinagis siya sa akin na mga pictures. Pinulot ko isa-isa yung mga larawan. Gusto kong mapamura. Hawak ko ang mga picture na nagpaguho ng mundo ko at dumurog ng puso ko. Yung picture na may nakayakap saking lalaki at nakapatong, meron ring nakahawak ako sa batok niya at hinahalikan niya ako, at tanging kumot lang ang tumatakip sa amin. No, hindi ko ito alam. Hindi ko yan kayang gawin. No hubby, hindi ko alam yan. Pamatak ng pamatak yung luha ko. Meron din siyang video ng babae at lalaki na nagmimilagro. Nakapatong yung lalaki sa babae at yung babae nakahawak sa batok ng lalaki, at yung kamay ng lalaki tinatanggal na yung blouse ng babae at naka-uniform ng school namin yung babae, at kita din yung bag na katulad sa akin parang ako. Pero no, hindi ako yan. Hindi ko alam iyan. Hubby, please maniwala ka sa akin. Ano Agnes itatanggi mo? Ikaw yan. Ang kapal ng mukha mong lokohin ako. Binigay ko sa'yo lahat-lahat, minahal kita ng tapat Agnes, pero anong ginawa mo? Sinayang mo lang. He cried out loud. Nakita ko siyang umiyak, ang hubby ko. No hubby, huwag mong paniwalan yung mga nakikita mo, hindi totoo yan. May plinay siyang voice record. Hindi ko mahal si Raven at kahit kailan hinding-hindi ko siya mamahalin. Wala akong paki sa kanya. Sinagot ko lang siya dahil sa nabobored ako, yun lang. No Raven, it's not what you think. Please Raven, sakin makinig ka. No, hindi na ako majinjwala sa mga kasinungalingan mo.
Alam mo, kagaya ka rin ng ibang mga babae. Mga malalandi. Ano, masarap ba sa kama ng lalaking yun, ha? It hurts. Hindi ko magagawa sa kanya yun. I love him so much. I really do. Raven, I can explain? Please let me, Raven. Hindi yan ang regalo ko, please, Raven. Kanina Raven may nagtakip sa bibig. I don't care you. Galit na galit siya, para siyang manenakit. Raven, huwag ganito please. Raven, kung kailan ikakasal na tayo sa kapanagkaganito, Raven please. Ikakasal, tayo, alam ko, sinabi na sa akin nila mami matagal na. Pero wala na yun, wala na. Kung ikakasal man tayo, sa papel lang, yun walang love dun Agnes, wala. No Raven, mahal kita, mahal mo ako, nagmamahalan tayo hubby ko please, huwag ganito. Halos lumuhad ako sa pagsabi noon. Don't you dare call me hubby again. Wala akong asawang malandi. Ang sakit, ngayon ko lang naramdaman ang ganitong sakit. For 4 long years, I've been always loving. No matter what happened, I'd been always at your side. I'd been always fight for you, I'd been always make things happen, even if it's hard to do, because I want you to be happy. I want you to be happy because I love you so much. But what did you do? You hurt me. You hurt me so much. Are you happy now, Agnes? Because the great Raven is crying now in front of a girl and that girl is you, Agnes. You are my love and also my life but you are the one who broke my heart. Sinaktan mo ako ng sobra at hinding-hindi ko makakalimutan yun. Ikaw ang nagpaiyak sa akin. Ikaw na lang Agnes. Pagkaksabi niya noon umalis na siya. He didn't want to hear my explanations, he don't want to see me. Sobrang sakit ng mga sinabi niya, hindi ko kaya. Patak lang ng patak yung luha ko, wala akong magawa. Masakit talaga pag yung taong mahal mo walang tiwala sa'yo. Napakasakit. Napatingin ako sa taong kakapasok lang. Yung dalawang best friend ko, buti na lang nandito sila. Kathy, Chantel, bakit ganun si Raven? Bakit hindi niya ako pinapakinggan at teka, di ba yung sinabi ko yun tayo lang yung tao doon sa kwarto niyo nung sinabi ko yun, di ba? Oh what a, kahit kailan talaga, utu-utu ka, syempre nik-record namin yun. Bakit ganito sila magsalita? Teka ano bang sinasabi niyo? Naguguluhan ako, nir-record namin yung sinabi mo para iparinig kay Raven. Haha, what a loser. Masyado ka kasing utu-uto. Sila yung nagbigay kay Raven noon. Paano nila nagawa sakin ito? Best friend ko sila. Bakit nyo ito ginagawa sakin? Nanghihinang tanong ko. Kasi inagaw mo samin si Raven, matagal din siyang naging sayo, ha? Buti na lang kumawala siya. Tumatawang sabi ni Chantel. Bakit nyo nirecord ang mga yon? Nanginginig ako sa sakit at galit. Siyempre para mag-break na kayo ni Raven. Parang gumuho yung mundo ko, sirang-sira na ko. For God's sake, best friend ko sila, pinagkatiwalaan pero ganito lang pala ang mangyayari. Sila ang nag-record nun. Sinabi nilang mag-open kami sa nararamdaman namin sa mga boyfriend namin, ang sasabihin mo ay ang kabaligtaran. Kunwari mahal mo siya pero ang sasabihin mo ay hindi mo siya mahal, kabaligtaran. Naiyak ako. Nauto nila ako, nang dahil dun, nang dahil sa narinig niya na wala na yung pinakamamahal ko, wala na. Oh bye bye, see you in hell. Tinawagan ko na lang si Kerwin, siya lang ang makakaintindi sakin. Hello Kerwin, puntahan mo ako dito sa rooftop, please I need you here. Pagkasabi ko nun pinutol ko na ang tawag. Napayuko ako, sana panaginip na lang ito. Sana hindi ito totoo. Maya-maya lang nandito na rin siya. Agnes, niyakap niya ako, siya na lang ang best friend ko. Kerwin, bakit ganun? Hindi niya ako pinag-explain, wala siyang tiwala sakin, iyak lang ako ng iyak. Kung wala siyang tiwala sa'yo, hindi ka niya talaga mahal. Sabi niya, no, mahal niya ako, mahal na mahal. Nararamdaman ko eh, alam ko mahal niya ako. Pero bakit wala siyang tiwala sa'yo, natigilan ako. Nadala lang siya ng galit niya, Kerwin, please wag na natin itong pagtalunan. Nagkakrak na yung boses ko.
Okay, fine. Iiyak mo lang yan hanggang sa wala ka ng iiyak. At ayon, umiyak ing ako nang umiyak sa kanya. Kinwento ko lahat ng nangyari. Lahat-lahat. Hanggang sa makatulog ako. Ayon ang dahilan ng lahat kung paano siya nagalit sa akin. Naglalakad na ako papasok ng bahay, pagpasok ko, bukas ng konti yung pinto ng kwarto. Anong oras na ba? Tiningnan ko yung oras sa sapi ko, it's already 7 p.m. Nandyan na siguro si Raven, kailangan kong mag-sorry sa kanya dahil sa ginawa ko kagabi. Umakyat ako sa taas, nakarinig ako ng ungol. Bigla akong kinabahan, ano iyon? Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan.